Kaninang alas 3, yung low pressure area na minomonitor natin ay huling namataan sa layong 185 kilometers silangan ng General Santos City. Nananatiling mababa yung tsansa nito na maging bagyo in the next 24 hours. Ngunit ngayong araw po ay patuloy itong magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pag-idlat sa ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, sa bahagi naman po ng extreme northern Luzon ay patuloy na umiiral yung frontal system o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin, kung saan dala pa rin po nito yung mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, partikular na po yan dyan sa Batanes at Babuyan Islands. At para sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, dito po sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands ay asahan nga po natin na yung mga kababayan po natin dyan ay makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po yan ng frontal system. Samantala, sa nalalawing bahagi naman po ng Luzon kasama na dyan ang Metro Manila ay magiging maaliwalas po yung panahon sa kabuuan, mainit at maalinsangan lalong-lalo na po yan sa tanghali, kaya patuloy po natin pinapaalalahanan yung mga kababayan natin na hanggat maaari po stay indoors or limitahan lamang ang outdoor activities, at kung hindi naman po may iwasan ay huwag po natin kalilimutan yung pananggalang po natin sa direktang init ng araw. And also sa dakong hapon at gabi naman po ay meron pa rin tayong mga tsansa ng pulo-pulo or mga panandali ang pag-ulan, dulot naman po yan ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Ang agwat po ng temperatura sa Lawag ay maaaring maglaro mula 25 to 34 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17 to 25 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay mula 24 to 35 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay mula 22 to 32 degrees Celsius. Sa Legazpi, sa Puerto Princesa, maging sa Kalayaan Islands, ang maximum temperature ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. At para naman po sa bahagi ng Visayas at Mindanao, patuloy nga po makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dyan po sa bahagi ng Davao Region, dulot po yan ng low pressure area. Kaya pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan natin na mag-ingat at maging alerto sa mga posible pong pagbaha at pagguhon ng lupa. Samantala, sa buong bahagi naman po ng Visayas, maging sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ngayong araw po ay generally fair weather po tayo. Maliban na lamang po yan sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dulot po yan ng mga localized thunderstorms. Ang mga regional offices po natin ay nagpapalabas ng mga rainfall or thunderstorm advisory or mga babala po ukol sa mga pag-ulan na ito. Ang agot po ng temperatura sa Iloilo at Cebu ay maaaring maglaro mula 26 to 32 degrees Celsius. Sa Tacloban ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi po ng Zamboanga City, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. At sa Davao maging sa Cagayan de Oro, ang temperatura ay maaaring maglaro mula 24 to 32 degrees Celsius. At para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat po para sa mga kababayan natin na maglalayag dyan po sa bahagi ng extreme northern Luzon, maging sa kanlurang dagat baybayin po ng northern Luzon kung saan magiging katamtaman hanggang sa maalon yung lagay po ng karagatan po natin dyan sa mga nabanggit na lugar na iyan. At para naman po sa 3-day outlook ng key cities ng ating bansa, dito po sa Metro Manila in the next 3 days, bukas po yan ng Huwebes hanggang sa Sabado po by weekend, naasahan po natin na maaliwalas pa rin po yung ating panahon, mainit at maalinsangan, lalong-lalo na po yan sa tanghali, kaya kung lalabas po tayo ay huwag po natin kalilimutan yung pananggalang po natin sa init ng araw, and also sa dakong hapon at gabi naman po ay meron pa rin tayong mga tsansa ng pulo-pulo or mga panandali ang
pag-ulan, dulot ng mga localized thunderstorms. Ang agot po ng temperatura dito sa Metro Manila ay maaaring maglaro mula 24 to 34 degrees Celsius. Maging sa bahagi po ng Baguio City in the next 3 days ay maaliwalas pa rin po yung ating panahon. Maliban na lamang po yan sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng mga localized thunderstorms. Ang agot po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 17 to 26 degrees Celsius. Sa bahagi din po ng Legazpi City in the next 3 days ay generally po fair weather tayo, maliban na lamang po yan sa mga tsansa ng pulupulong pag-ulan or mga panandaliang pag-ulan, dulot po yan ng mga localized thunderstorms. Ang agot po ng temperatura ay maaaring maglaro mula 25 to 32 degrees Celsius. At para naman po sa bahagi ng Metro Cebu in the next 3 days, bukas po yan ng Huwebes hanggang sa Sabado by weekend, inaasahan po natin na maaliwalas pa rin po yung ating panahon, mainit at maalinsangan po sa tanghali at meron po tayong mga tsansa ng pulupulong pag-ulan sa dakong hapon at gabi. Ang agot po ng temperatura sa Metro Cebu ay maaaring maglaro mula 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Metro Davao bukas ng Huwebes, nakita pa rin po natin yung posibilidad ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, and by Friday po and Saturday, nakita po natin na improving weather po tayo, maliban na lamang din po yan na meron pa rin tayong mga tsansa ng mga pulupulo or mga isolated po ng mga pag-ulan, dulot po yan ng mga localized thunderstorms. Ang agot po ng temperatura sa Metro Davao ay maaaring maglaro mula 24 to 33 degrees Celsius. Dito po sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:32 ng umaga at lulubog mamayang 6:14 ng hapon. Patuloy po tayo mag-antabay sa updates sa ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pagasa.dost.gov.ph. At iyan po ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.